We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Uniga. Presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas. Kung magkano? Alamin natin yan sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, dagdag pasanin sa mga consumer ang panibagong pagtaas sa presyo ng bigas. Pero gate naman ang mga rice retailers, masyadong mataas ngayon ang kuha nila sa mga supplier ng bigas. Mula sa 44 pesos na pinakamurang bigas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City, pumalo ito sa 46 pesos kada kilo ngayong Linggo. Ayon sa mga tindera, kailangan magtaas presyo para hindi malugi. Tumaas ng 40 hanggang 60 pesos ang kada 25 kilos ng bigas na galing sa Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga tiga Cagayan daw, kumukuha sila ng palay dito sa Pangasinan. Kasi konti na daw ang palay nila doon sa Cagayan. Yun ang sabi nila ng supplier ko. Todo tipid si Aling Silvia dahil sa panibagong pagtaas ng presyo ng bigas. Masakit. Ang pinagkamasakit, 52. Pero kami, pag bumibili kami, 46. Kasi walang pera. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, sapat ang supply ng bigas dahil panahon ng anihan. Bahagyang tumaas lang ang buying price ng palay ng mga private trader na nagbunsod ng taas presyo. Marami ng delivery, no? Pati dito sa ating lalawigan. So wala tayong problema sa rice, inuulit natin. And we expect na bababa yan by next month. Samantala, sa kabila ng pag-leave sa price cap, patuloy pa rin ang inspeksyon ng DTI sa mga bentahan ng bigas. Pagpapaliwanagin umano ang mga rice retailers na sobra kung magtaas ng presyo. Umiikot pa rin tayo ano, sa mga pamilihan, hindi lang gaanong kadalas katulad nung dati na araw-araw. Chris, sabi ng samahang industriya ng agrikultura, umaabot na rin ang hanggang 25 pesos per kilo ang buying price ng mga private trader sa mga magsasaka. Kaya yung epekto niyan ay yung tuloy-tuloy din na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. At yaman lang din na nandito tayo sa Malimgas Public Market, ihahatid ko sa inyo mga kapuso ang presyuhan ng iba pang bilihin gaya ng gulay. Ang talong nasa 60 pesos per kilo, mabibili sa 50 pesos per kilo ang sitaw, nasa 80 pesos per kilo ang ampalay, 50 pesos per kilo ang kalabasa, nasa 60 pesos per kilo ang okra, nasa 160 pesos per kilo ang patatas, 110 pesos per kilo ang repolyo, habang nasa 80 pesos per kilo naman ang carrots. At silipin pa natin ang presyuhan ng karne, nasa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng karne ng manok, nasa 340 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy, habang umaabot naman sa 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baka. Mataas ang presyo ng bilihin kaya kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga consumer para makatipid. Yan muna ang latest mula rito sa Malimgas Public Market. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Arestado na ng PNP ang itinuturong sospek sa pagpatay sa tumatakbong barangay chairman sa Aguilar, Pangasinan. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galvan.
naaresto na ng pulisyang mga suspect sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na si Ernel Flormata. Bukod sa gunman, kabilang din sa naaresto ang itinuturong utak sa krimen, ang incumbent barangay chairman na nag-iisang kalaban sa pagka-chairman ng biktima. Lumalabas na yung gunman is hinire nung incumbent barangay captain. Ayon sa pulisya, unang naaresto ang driver ng tricycle na sinakyan ng gunman. Isinalaysay daw ng tricycle driver sa pulisya kung sino ang bumaril at ang nag-utos sa krimen. Inilahad din ng tricycle driver ang kinaroroonan ng gunman. Sa isang barangay sa mga Tarampangasinan, naaresto ang gunman. He will hand justice sa mga dapat bigyan at yung mga culprit ay ipapakulong natin at hindi natin papayagan na sila yung mamayagpag at guguluhin itong election natin. Kasong murder ang kakaharapin ng tatlong suspect na sinusubukan pa rin makapanayam ng GMA Regional TV. Sa salaysay ng gunman at incumbent barangay chairman sa pulisya, iginiit nila na hindi totoo ang umano'y paratang. Nasa kusodiya na ng Aguilar Police Station ang mga suspect. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Samantala, karagdagang pulis na itinalaga sa bayan matapos makapagtala ng election-related case. Dun sa deployment ng mga personnel, dadaan po kasi sa amin yon with our approval kung ilan yung madideploy na additional na augmentation doon kung kailangan lagyan pa ng army, lagyan ng ibang mga persa, ganun po yan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Iniketa ng otoridad ang 8 binatilyo na nahuling nagda-drug racing sa bypass road sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa Lawag City Traffic Division, nakatakas pa ang 4 na rider pero agad ding nahuli ang mga ito. Ang ilan sa mga binatilyo walang maipakitang lisensya. Naka-impound na ang 8 motorsiklo. Dahil sa mga naitatalang aksidente sa bypass road, mas hinigpitan ang pagbabantay sa lugar. Post ng karamihan dyan kasi nadidiskrasya sila. Yung mga ibang travelers, nadadamay po sila. Natikitan po sila ng mga, yung mga iba, hindi kasi nakarestro, walang helmet, walang plate number, walang lisensya. Inisyuhan ng Notice of Delinquency ang mahigit sa 10 negosyante sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Narito ang report. Kasalukuyan ang computation ng Business Permit and Licensing Office sa kabuuang pagkakautang sa renta ng ilang negosyante sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa ngayon, 12 negosyante sa Malong Street, Barangay Poblacion West ang nabigyan ng delinquency notice dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon is gumagawa ako ng billing statement nila para mabigay dun sa mga hindi pa updated yung mga payment nila sa mga stall. Aabot sa mahigit 100,000 piso ang pagkakautang ng ilang negosyante sa loob ng isang taon na hindi pagbabayad ng renta. Binigyan naman daw ng sapat na palugit ang mga ito para magbayad bago pa ang pag-issue ng Notice of Delinquency. Meron naman silang time na dapat unti-unti na lang nabayaran. Dadaan naman sa proseso yan eh. Pag hindi sila talaga magbabayad, i-recommend namin yung closure ng kanilang business. May balloons and party needs shop si Jason. 1 month advance and 1 month deposit umano ang estilo niya para hindi makaligtaan ang pagbabayad ng renta. Siyempre, mas maganda yung advance para wala ng aberya. Mahirap maghanap ng paglilipatan. Papayagan pa rin umano ang installment sa pagbabayad. Pero kapag hindi tumalima, posibleng ipasara na lamang ang pwesto ng mga ito. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mental health issues ng mga Pilipino at dumaraming bilang ng mga kabataang may depresyon, tinalakay ng Biyaheng Kalusugan ng DOH. May ulat si Ivy Hernando. Inilunsad ng Department of Health ang Biyaheng Kalusugan na may temang Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority sa Bontoc Mountain Province kasabay ng selebrasyon ng mental health ngayong Oktubre. Sabi nga po nila, life is a journey. Katulad po ng ngayon, Biyaheng Kalusugan. Ang buhay po ay isang biyahe. At sa biyaheng yun, maraming mangyayari sa iyo. Sa datos ng DOH Cordillera Administrative Region, nakaaalarma raw na umabot ng 478 ang mortalities na may kaugnayan sa mental health na naitala sa rehiyon mula 2018 hanggang 2022. 345 rito o katumbas ng 72.18% ay nangyari sa panahon ng pandemya. Ang nakababahala umano rito
21.55% ay edad 19 pababa. Nababahala naman ang ilang opisyal sa Mountain Province. To those na anak kami who are fighting a silent battles, it is okay to open up to someone. Layon daw ng DOH na pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino, alinsunod sa layunin ng Universal Health Care Act. Kaya inilunsad din ang Project Rise Up. Magbibigay umano ang DOH CHD car ng tig 200,000 pesos sa bawat bayan sa Mountain Province at 2.7 milyon pesos sa lalawigan para sa anumang aktibidad at proyekto ukol sa mental health. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Isang sepulturero sa Mangaldan, Pangasinan, tatlong dekada nang ikinabubuhay ang paglilinis ng mga puntod. Kilalanin sa report ni Claire Lacanilao. Abala sa paglilinis ng mga nicho at puntod ang 41-anyos na si Joey Macaranas ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Ang paglilinis ng puntod ng mga yumao ang tatlong dekada ng ikinabubuhay ni Joey. Bata pa lamang daw siya, ito na ang nakagisnan niyang hanap buhay. Kasi maraming din kami dito naglilinis. Pag may pumasok po, lahat kami dito magsama-sama din. Pagdating ng hapon, saka na lang namin yung ibibigay ng pera nilang sahod, ganun. Tapos minsan din, gumagawa kami ng bahay ng ganito ay. Mga canopy, ganun lang. Tapos mga nicho. Marami raw ang nangongontrata kay Joey. Kaya malaking tulong daw ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Mas maganda din ang hanap buhay sa patay. Kasi pag minsan din, big time. Pag minsan din, walang pera. Ano natin sila, parang kawawa naman sila pag wala silang pera. Madalas mang kinatatakutan ng ilan ang sementeryo dahil sa mga patay, nagsisilbi naman itong hanap buhay para kay Joey. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Binabantayan ang nasa 10 barangay sa Pangasinan dahil sa intense political rivalry ayon sa COMELEC. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan election, ramdam na raw ang intense political rivalry sa nasa 10 barangay sa Pangasinan ayon sa COMELEC. May mga natatanggap na raw na report ang COMELEC sa mainit na sitwasyon sa ilang barangay. Sa ngayon po, meron po, marami po kami mga minomonitor na barangay. At yun naman po alam ng ating mga local election officers at mga counterparty lang, mga hepe. At yun nga po, meron kami intervention na ginagawa, lalo na si hepe. Bukod sa pagtitalaga ng karagdagang pulis sa iba't ibang lugar, pinapatutukan din ng Pangasinan PPO ang social media account ng mga kandidato. Dito na raw kasi madalas magbangayan ang mga kandidato. Bantayan nila, lalo na yung mga social media. Kung may mga nagbabangayan sa social media, yung mga supporters, and lahat ng mga meeting the events ng ating mga barangay captain, as much possible, mabigyan natin ng protection, mabigyan natin ng visibility para maiwasan natin na may mangyaring kagaya ng nangyari sa Aguilar. No? Samantala, nagpaalala ang otoridad sa mga kandidato sa mga dapat isaalang-alang sa nalalapit na eleksyon. Sa darating na Sabado, October 28, ang huling araw ng pangangampanya ng mga kandidato. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Winasak ang mga substandard na Christmas decoration at iba pang produkto na nakumpiska sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Sabay-sabay sinira ng Department of Trade and Industry ang mahigit 100,000 pisong halaga na mga substandard na Christmas decorations at iba pang produkto sa Dagupan City. Minartilyo at piniso ng Christmas lights, appliances at kahon-kahong lighter para hindi na mapakinabangan pa. Ayon sa DTI, nakumpiska mga produkto sa kaliwat kanang operasyon laban sa mga substandard na produkto. Wala itong PS mark at import commodity clearance. Hindi sila nagko-comply doon sa required markings na
pinapatupad ng Department of Trade and Industry kung saan kung locally manufactured, dapat may PS mark siya. Delikado manong gamitin ang mga produktong hindi dumaan sa pagsusuri dahil maaaring pagmulan ng sunog. Lalo ngayon, number one cost talaga ng sunog sa amin is yung electrical po. Kaya lalo na po yung mga electric fan, yung mga substandard na nakolekta po na products po. Pinagmumulta rin ng DTI ang mga retailer na sangkot sa bentahan ng mga substandard na produkto. Paalala ng otoridad sa mga consumer, kilatising mabuti ang mga binibiling produkto para masigurong ligtas ito. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Si 34-anyos na lalaki na ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay sa isang palaisdaan sa Lingayen, Pangasinan. Tutukan sa report. Natagpo ang nakalutang at wala ng buhay ang 74-anyos na si Nolando Rosario sa isang palaisdaan sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa kaanak, ilang araw nang nawawala ang biktima hanggang sa makita na lang ang bangkay nito sa palaisdaan. Ayon sa pulisya, posibleng nadulas at nalunod ang biktima sa palaisdaan. Isa sa ilalim sa post-mortem examination ang labi ng biktima. Ang taong ito ay may karamdaman na Alzheimer's na maaring ito yung nagdulot ng kanyang pagkalunod dyan po sa nasabi nating lugar. Natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Barangay Abuor, Narvacan, Ilocos Sur, ang 64-anyos na si Reynaldo Ramos. Ayon sa PNP, sakay ng bisikletang biktima at galing sa isang inuman. Pa-uwi na po sana siya. Biglang aksidente na nahulog sa shallow ravine dun sa may Barangay Warot. During sa physical examination po, may nakitang sugat po dun sa ulo niya. Nauntok po sa isang bato. Dagdag pa ng pulisya, madilim ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Kumbinsido naman o mano ang kaanak ng biktima na walang foul play sa nangyari dito. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, may binabantayang kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan niya ng Mindanao at ayon sa pag-asa ay mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon. Hanging amihan at shoreline pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa, lalo na sa Luzon, habang may tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, kumpara nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ang malawakang ulan sa Northern at Central Luzon. Asahan yan sa Ilocos Region, Pangasinan, Zambales at Tarlac. Posibleng lumiit naman ang tsansa ng ulan pagsapit ng gabi. Paghanda naman ang mga taga-Visayas at Mindanao ang mga pag-uulan sa ilang lugar. May malakas sa ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Samantala, 100 karagdagang pulis ipadadala sa ABRA bilang augmentation force para sa barangay and SK elections 2023. Sundan sa report. Magtatalaga ng karagdagang 100 pulis sa ABRA para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Ito ang tiniyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagbisita sa Cordillera kamakailan. Mahigit 60 pulis din ang magsisilbing miyembro ng electoral board sa Bukay dahil sa pag-atras ng ilang guro. Ipinapaubaya naman ng PNP Chief sa Procor ang rekomendasyon kung isa sa ilalim sa red category ang Bukay dahil sa mga insidenteng iniuugnay sa politika, tulad ng pagpaslang sa isang tumatakbong barangay kagawad doon. Samantala, hindi pa naman daw napapanahon na bumuo ng task force sa ABRA para sa nalalapit na eleksyon. Pinangunahan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang ceremonial burning ng mga nakumpiskang marihuana sa Cordillera. Resulta ito ng 6 na araw na marihuana eradication sa rehiyon. Nakatanim ang mga marihuana sa gilid ng bulubunduking bahagi ng 2 barangay sa Kibungan, Benguet. Tinatayang nasa 10,000 square meters ang plantasyon at mahigit 6 na milyong piso ang tinatayang market value ng mga ito. Maaga nang naglinis ng puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Gamu, Isabela. Mahigit 1 linggo pa bago ang undas kung saan inaasahan ang dagsa ng mga tao sa mga simenteryo upang bisitahin ang kanilang mga namayapang kaanak. Inaasahan na unti-unting madaragdagan ang bilang ng mga bumibisita sa simenteryo habang papalapit ang undas. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon.
sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 na naig ang depensa ng Perpetual Altos laban sa Letran Knights. Lamang ang Letran sa unang bahagi ng laro pero dahil sa sipag ng Altos rookie na si Angelo Helsano, nakahabol sila. At naungusan ang Knights dahil sa magkasunod na turnover sa fourth quarter na nai-convert nila sa puntos, wagi ang Altos. 73-61 at player of the game si Jello Helsano. Abangan sa Biyernes, Arellano Chiefs kontra San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags laban sa JRU Heavy Bombers. 2 p.m. sa GTV Live. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Angkas ng motorsiklo patay matapos bahulog at malunod sa sapa sa Alicia Isabella. Tutukan sa report. Patay ang 28-anyo sa si Mark Allen Cruz matapos mahulog sa sapa ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay San Pedro, Alicia Isabella. Angkas ng motorsiklo si Cruz nang mangyari ang aksidente. Nalunod sa sapa ang biktima na tubong San Mateo. Maayos naman ang lagay ng rider ng motorsiklo na si Vian Reizel Gagarin. Ayon sa PNP, nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang rider kaya sila dumiretso sa sapa. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng dalawa. Nahulog ang isang kotse sa tulay sa Barangay Magsaysay, Difon Crino. Sugatan ng driver. Hindi raw napansin ng driver ang tulay sa palikong daan dahil madilim at mabilis din ang kanyang patakbo. Tumagilid ang 16-wheel truck sa bahagi ng Barangay Bilibigaw, Claveria, Cagayan. Puno ng sako-sakong bigas ang sasakyan. Hindi raw natansya ng driver ang palikong daan kaya nawalan ng kontrol. Nagtulungan ang mga rescuer at volunteers upang maisaayos ang sasakyan. Dumiretso sa isang kainan sa Barangay Reformista, Limay, Bataan, ang isang payloader. Nawalan umano ng preno ang payloader. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkasundo na raw ang driver ng payloader at may-ari ng kainan. Sasagutin daw ng driver ang gastusin sa pagpapaayos sa mga nasirang bahagi ng kainan. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala mga kapuso, nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng iba't ibang local government unit, national government agencies, media partners at iba pang stakeholders sa 2023 Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Partnership Summit na isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Mahalaga raw ang naging kontribusyon ng bawat ahensya upang mapababa ang kaso ng kahirapan hindi lang sa Region 1 kundi sa bansa. Target ng DSWD1 na matulungan ang aabot sa 200,000 beneficiaries sa rehiyon. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang mga anti-poverty programs. Isa, ang GMA Regional TV sa binigyang pagkilala ng DSWD1. Malaki raw ang kontribusyon ng GMA Regional TV bilang media partner sa iba't ibang programa at serbisyo ng tanggapan. Ang media ay napaka-importante din na partners. Kayo yung aming pinakamalakas na partner pagdating sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga publiko at sa mga beneficiaries. Ilang mag-anak na nakatira sa sementeryo sa Lawag City, nagsisilbi na ring caretaker nito. May ulat si Gab Daluna. Kung ang sementeryo ay kinatatakutan ng iba, ang mga batang ito, literal na bakuran ang turing dito. 7 pamilya ang nakatira sa loob ng sementeryong ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang ilan sa kanila, dito na tumanda. Halos isang normal lang daw na parke ang kinatatayuan ng kanilang bahay. Ang mga bata, tila wala lang sa kanila ang paglalaro sa mga puntod. 38 years nang nakatira ang sepulterero at caretaker na si Tatay Romulo. Oo, nung una talaga. Takot ako kasi bata pala ako noon. Madaan lang ako ng sementeryo, takot ako eh. Dito pala ako makatira ngayon. May asawa na ako. Pero sana yan lang, Mom. Hindi raw ikinahihiya ng magkakaanak ang kanilang tirahan dahil sa pagiging sepulterero na itaguyod ni Tatay Romulo ang pag-aaral ng mga anak at apo.
Hindi rin takot ang mga bata at nagmistulang playground na nila ang sementeryo. Sanay ko nga may dream. Ayam ito. Gusto lang playground po ito. Mga anak mo, butang ko na alterator. Ayaw ay, pwede dito. Last week ko, away ayam dito. Ayon kay Tatay Romulo, mas natatakot daw ito sa mga nagpapalinis ng puntod na hindi nagbabayad. Ilang beses na raw siyang na-scam. 6,000 muna. Ilang taon na yun. Nagtsagaan namin na nilinisan tapos hindi naman binabayaran. Mas nakatakot yung buhay. Kontra sa patay para sa akin. Ha? Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, Juan, North Central Luzon. Linamnam ng kilawin na tuna, ating lantakan sa report ni Claire Lacanilaw. Lasapin ang linamnam ng kilawin o kinilaw na ibabahagi ng isang restaurant owner mula Barangay Urbistondo, San Juan, La Union, ang tuna kilawin na maaaring ulamin o i-partner sa kanin. Yung pagkakaiba, yung siguro yung cucumber, isa yun. Madalas kasi pag sinasabi natin kilawin, mostly yan yung fish. Tapos suka, tsaka ginger lang, tapos salt and pepper, yun lang. So yung sa amin, we add some other spices para mas lumabas yung lasa. Sa paggawa ng tuna kilawin o kinilaw, ihanda mga sangkap tulad ng tuna, bawang, asin, paminta, luya, sibuyas, kalamansi, pipino, sili at suka. Sa isang bowl, ilagay ang tuna slices, pipino, suka, kalamansi, paminta, sibuyas, asin, bawang at sili. Haluin lang mabuti ang mga sangkap hanggang sa maghalo ang lasa nito at ready nang i-enjoy ang asim ng kilawin. Hindi mo malalasahan yung rawness ng tuna, even if it's called kilawin. Masarap siya, savory. You can definitely taste yung combination of everything. May cucumber, meron yung spiciness, meron yung pagiging sour. Healthy po to. Pwede po to sa mga nagda-diet. Pwede rin po natin gawin to sa bahay natin. Yun. So, sobrang dali lang. Kailangan lang natin yung mga ingredients na pinakita kanina. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, One, North Central Luzon. Mga kapuso, 61 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.